Kwento ito ng isang magsasaka na walang ibang hangad kundi ang maaalaga ng mabuti ang kanyang mga pananim para maibenta ito sa bayan. Ngunit sa araw-araw na pagsasaka niya ay hindi niya namamalayan na unti-unti siyang pinapalakas nito. Habang inihahatid niya ang kanyang mga nasakang gulay at prutas ay may nakita siyang isang dragon na nagwawala. Ito pala ay may nilalabanan ng mga tatlong tao. Ngunit napakalakas ng dragon na ito para talunin. Dito ay napag-isip-isip ng magsasaka na kunin ang atensyon ng dragon sa pamamagitan ng paghagis nito ng kinakain niyang carrots. Pero hindi nito akalain na sobrang lakas pala ng kanyang pagkakabato dahilan para sumabog na lang ang dragon. Nagulat ang mga tao sa nakita nila. Dali-dali naman umalis ang magsasaka para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay papuntang bayan. Nang papasok na siya sa bayan ay nakita niya na may isang nagmamadaling lalaki ang papalapit sa kanya at may karga-karga itong isang babae. Dali-dali naman niyang niligtas ang babae. Napilitan makipaglaban ang lalaki para makuha ulit ang babae pero hindi ito nagtagumpay. Dali-dali naman umalis ang magsasaka para ihatid ang dala niya. Nang pauwi na ito ay bigla siyang hinarang ng mga kawal na nakabantay sa gate at ito ay sa utos ng babaeng iniligtas niya kanina. Dito ay napagtanto niya na isa palang prinsesa ang kanyang iniligtas. Inalok siya nito para magtrabaho sa palasyo ngunit tumanggi siya dahil isa lamang siyang magsasaka at ito lang din ang gusto niyang gawin. Dahil sa gusto ng prinsesa na magtrabaho siya sa palasyo ay inalok naman siya na magsaka sa napakalawak na lupain malapit sa palasyo. Sa puntong ito ay dumating ang mga taong tinulungan niya kanina para talunin ang dragon at habang nakikipag-usap ang prinsesa sa kanila ay dito na siya nakaroon ng pagkakataon para makaalis. Akala niya ay nakatakas na siya dito. Hindi niya alam na walang plano ang prinsesa na tigilan siya hanggang sa mapapayag siya nito. Isang araw ay nakatanggap ng balita ang hari na may mga halimaw ang papalapit sa kaharian nila. Kaya naman pinayuhan ang hari at ang prinsesa na kaagad na lisanin ang palasyo bago pa man dumating ang mga halimaw. Walang magawa ang hari at ang prinsesa kundi lisanin ang palasyo. Kaagad din itong nalaman ng kaibigan ni Al at sinabihan siya nito. Bigla naman siyang nabahala sa kanyang mga pananim kaya naman ay dali-dali niya itong pinuntahan. Nakahinga ito ng maluwag nang makita niya na okay lang ito. Dito ay may narinig siyang ingay. Ito pala ay ang mga halimaw na patungo sa kaharian. Sa isip niya ay wala siyang magagawa dito dahil isa lamang siyang magsasaka at mayroon namang mga mandirigma ang kaharian para labanan ito. Ngunit ay napagtanto niya na kung may mangyayaring masama sa kaharian ay mawawalan din siya ng mapagbibintahan ng kanyang mga pananim. Dito ay nag-umpisa ng maglakbay ang hari at ang prinsesa patungo sa lugar na pansamantala nilang tutuluyan. Nagtataka sila dahil parang hindi ito ang tamang daan papunta doon. Sinabihan ng hari ang gumagabay sa kanila na bumalik na lang muna sila at gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para ituro ang tamang daan. Bigla niyang inatake ang hari at mga kawal na kasama nito. Ito pala ay isang halimaw na may planong patayin ang hari para siya ang magpanggap na hari. Nagsanib puwersa ang hari at prinsesa na kalabanan ang halimaw ngunit hindi nila ito kaya. Nang susubukan na ng halimaw na atakihin sila ay bigla namang dumating si Al at nilabanan ang halimaw gamit ang daladala niyang asarol. Dito ay nilabas na ng halimaw ang totoo niyang anyo. Nakikita nila na sobrang taas na ng level nito at sa isip ng prinsesa ay imposibleng matalo ito ni Al. Ngunit ay kahit gaano pa ito kalakas ay isang suntok lang pala ito kay Al at kaagad itong natalo. Dali-dali namang nagsilisan ang iba pang mga halimaw nang makita nilang naglupay-pay kaagad ang amo nila sa isang suntok lang. Dahil sa kabayanihan ni Al ay ang hari naman ang nag-alok sa kanya na magsilbi sa kaharian. Kahit anong matataas na posisyon ang gustuhin niya ay ibibigay ito ng hari. Ngunit ay tinanggihan pa rin ito ni Al. Para sa kanya ay gusto niya lang maging isang magsasaka habang buhay. Ngunit ay may naisip na palang paraan ang prinsesa para siya ay mapapayag. Inalok siya nito na bibigyan siya ng napakalawak na lupain para sa kanyang pagsasaka ngunit ito ay may kondisyon. Ito ay ang sumali siya sa guild bilang isang adventurer. Dahil sa ayaw niyang magsilbi sa kaharian ay ito ang naiisip ng prinsesa para makatulong si Al sa pagprotekta sa kaharian. Tinaggap naman ito ni Al bilang pasasalamat sa lupang makukuha niya. Dito ay sinamahan siya ng prinsesa sa guild para opisyal na magparehistro dito. Hindi niya akalain na sikat na pala siya dito dahil sa kanyang nagawa kasama na rin ang ginawa niya sa dragon. Instant celebrity siya tuloy dito. Nakilala din niya dito ang tatlong adventurer na tinutungan niyang talunin ng dragon na sina Jake, Lamia at Luke. Dito ay ipinaliwanag sa kanya ng magandang dilag na si Helen ang lahat na dapat niyang malaman sa isang guild at bilang isang adventurer.
Bilang isang baguhan na adventurer pa lamang ay binigyan muna siya ng madaling trabaho. Ito ay ang paghahanap lang ng isang uri ng damo. Binigyan din siya nito ng isang balabal na makakatulong para maprotektahan ang kanyang sarili sa oras na may makaharap siyang halimaw sa daan. Kaagad siyang nag-umpisa sa paghahanap at nang makukumpleto na niya ito ay may nakita siyang parang kaliskis. Hindi niya alam kung saang halimaw galing ito dahil wala ito sa listahan ng mga halimaw na posible niyang makaharap sa lugar na ito. Habang binabasa ng mabuti ang listahan ay may biglang sumulpot na halimaw sa likod niya. Kaagad siyang inatake at buti na lang ay dumating si Jake at kaagad niyang pinatay ito. Kasama din ni Jake si Nalamya at Luke dito. Nakaramdam sila ng napakalakas na aura at kasabay ng mga lindol na parang may higanteng naglalakad papalapit sa kanila. Bumungad sa kanila ang napakalaking dragon. Hindi sila makagalaw sa sobrang takot na nararamdaman nila. Habang ang dragon ay patuloy na naglalakad at parang hindi sila nito napansin. Sinubukan ni Al na tingnan ang estado o level nito at nagulat siya sa nakita niya. Nang makabalik na sina Al sa guild ay kaagad nilang ipinaalam sa guildmaster ang nakita nila. Dito ay may nabanggit silang posibleng pangalan ng dragon na ito at may biglang naalala si Helen. Ipinakita rin ni Al ang kaliskis ng dragon na nakita niya at dito naalalang muli ni Helen ang mapait na sinapit nila ng kapatid niya dahilan para biglang mawalan siya ng malay. Kwento ng matandang babae kay Al kung papano nila nakita si Helen 15 taon na ang nakaraan. Hindi sila nagdalawang isip na ampunin siya. Simula nung araw na yun ay walang maalala si Helen na kahit ano. Kaya nagdesisyon si Al na alamin ang totoong nangyari kay Helen at ano ang totoong kinalaman dito ng dragon na nakita nila. Nag-umpisa ng magsaliksik si Al patungkol sa dragon. Gusto niyang alamin ang lahat ng malalaking kaganapan 15 taon ang nakaraan. Kaya naman nakiusap siya sa tagapamahala ng isang aklata na ipahiram sa kanya ang libro na naglalaman ng mga nangyari sa panahong ito. Ngunit ay hindi ito pumayag sapagkat mababa pa lang ang ranggo nito at tanging may matataas na ranggo lang ang pwedeng makabasa nito. Bigla namang dumating ang prinsesa na ikinagulat nilang dalawa. Dito ay ang prinsesa na mismo ang nakiusap para payagan si Al na makita ang libro na tinutukoy niya. Walang magawa ang tagapamahala ng aklatan kundi payagan si Al basta sasamahan siya ng prinsesa. Nalaman kaagad ng prinsesa kung anong libro ang gustong makita ni Al. Ito pala ay ang nangyari sa nayo ng Hanel kaya nahanap nila kaagad ito. Nakapaloob sa librong ito ang Kaunos Lunos na sinapit na nayon at dito rin nakita ang kaliskis ng dragon na katulad ng nakita ni Al. Akala ng mga tao ay matagal nang patay ang dragon na ito dahil sa labanan ng kapwa niya dragon. Pero nagtataka sila bakit may kaliskis ng dragon na ito ang nakita sa nayon ng Hanel. Ito rin ang dahilan bakit hindi basta-basta pinapabasa kahit na sino ang libro na ito. Dahil magdudulot lamang ito ng takot sa mga tao pag nalaman nila na buhay pa pala ang dragon na ito at ito ang nagwasak sa nayon ng Hanel. Naiisip ni Al na kailangan niyang puntahan ang nayon na ito para makakuha pa ng impormasyon. Kinabukasan ay pinuntahan nila ito kasama ang prinsesa. Dito ay may narinig si Al na batang nagsasalita na parang tinatawag siya nito. Sinundan niya ang boses kung saan ito nanggagaling at dito ay tumabad sa kanya ang isang batang lalaki na lumulutang. Ngunit hindi ito makita ng prinsesa at tanging si Al lang ang nakakakita sa kanya. Kaya dito na napagtanto ni Al na isa itong multo. Dito nalaman niya na nakababatang kapatid pala ito ni Helen na si Rai at napansin kaagad nito ang suot na balabal ni Al. Kaya naisip ni Al na baka dahil sa balabal na suot niya kaya nagagawa niya makita si Rai. Kaya naman sinubukan niyang isuot din ito sa prinsesa at dito nakita na ng prinsesa si Rai. Dito nalaman nila na si Helen lang ang nag-iisang nakaligtas ng sinalakay ang bayan nila. Nalaman din nila na tuwing may winawasak na nayon ang dragon na ito ay nag-iiwan palagi ito ng isang tao na hindi niya papatayin. Ang taong ito ang gagamitin umano ng dragon para maipakalat sa ibang tao ang mapait niyang sinapit. Para ito magkaroon ng takot sa mga tao. Alam ni Rai na mas lumalakas ang dragon kung may negatibong enerhiya sa paligid nito. Marami pang impormasyon ang nabigay ni Rai kay Al at isa na dito ang posibleng paraan para matalo nila ang dragon na ito. Dali-dali silang bumalik sa kaharian para paghandaan ang posibleng pag-atake ng dragon. Pinuntahan naman ni Al si Helen. Hindi nila alam na si Helen pala ay mag-isang pinuntahan ng dragon. Nang magkaharap na si Helen at ang dragon ay walang ibang ginagawa ang dragon kundi ang ipaalala kay Helen kung papano namatay si Rai at siya umano ang dahilan nito. Hanggang sa panghinaan ng loob si Helen at mag-isip na magpatiwakal na lang. Bago pa ito gawin ni Helen ay biglang dumating si Al at pinigilan niya ito. Biglang inatake ng dragon si Al ngunit sa tulong ng balabal na suot niya ay nakaligtas ito. Kinantihan naman ito ni Al ng suntok ngunit ay napakalakas talaga nito.
Nagpatuloy ang kanilang labanan. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Biglang inela ni Elle si Helen at tumakbo silang dalawa. Dumadaloy pa rin kay Helen ang pakiramdam niyang siya ang may kasalanan ng lahat na nangyayari. Kaya naman sinabi ni Elle na nagkita sila ni Ray at gustong ipasabi nito sa ate niya na wala siyang pinagsisisihan na iniligtas niya ang kanyang ate at karapatan umano nito na maging masaya. Ito ang paraan ni Elle para mawala ang negatibong nararamdaman ni Helen na pinanggagalingan ng lakas ng dragon. Sa pamamagitan nito ay unti-unting nanghihina ang dragon hanggang sa puntong kaya na itong pabagsakin ni Elle ng kanyang suntok. Dito ay biglang sinaksak ni Helen si Elle. Sinubukan ni Elle na uminom ng gamot ngunit ay natapon lang ito. Patuloy na inaatake ni Helen si Elle. Nagtataka si Elle bakit ginagawa ito ni Helen. Nang aatakihin ulit ni Helen si Elle ay biglang may hamarang na isa pang dragon. Ito pala ay ang mortal na kaaway ng masamang dragon. Ipinaliwanag ng dragon na ito kay Elle na sinapian na umano si Helen. Dito ay ipinahiram ng dragon na ito kay Elle ang kanyang kapangyarihan para talunin ang dragon na sumapi kay Helen dahilan para siya manghina at matamba. Biglang sinugod ni Elle si Helen at sinuntok sa tiyan. Namilipit ito sa sakit. Nakita pala ni Elle sa mga mata ni Helen na gusto na niyang tiposen ni Elle ang dragon sa loob niya kaya hindi siya nagdalawang isip na gawin ito. Nang susubukan ng itayo ni Elle si Helen sa pag-aakalang wala na dito ang dragon ay biglang nagpakita ang dragon sa likod ni Helen at inatake siya nito. Susubukan nito na sapian si Elle ngunit ay nagulat siya sa nakita niya sa kung ano ang nasa isip ni Elle. Walang ibang iniisip ito kundi ang magtanim lang kaya hindi niya malaman kung ano ang kahinaan nito. At dahil dito ay hindi siya makasapi kay Elle. Biglang tumayo ang isang dragon at kagad na inatake ang masamang dragon. Unti-unting nawala ang maitim na ulap at bumalik na ang liwanag senyales na natalo na nila ang masamang dragon.